asahan mo. Mga balita'y detalyado at totoo. Sa komentaryo, buo ang prinsipyo. Yan ang tatak, RMN Radyo mo, nationwide. Tatak RMN Radyo mo, nationwide. RMN Radyo mo, nationwide. Sa musika, katatawanan, kwentuhang masaya. Sa araw-araw siguradong enjoy ka. Radyo ng buong Pilipinas, noon, ngayon at bukas. Yan ang tatak, RMN Radyo mo, nationwide. Tatak RMN Radyo mo, nationwide. RMN Radyo mo, nationwide. Gamit ay dekalidad, kaya buong husay na maririnig mo ang laman ng buhay. Kasama mo sa pagdiriwang ng iba't ibang kaganapan. Yan ang tatak, RMN Radyo mo, nationwide. Tatak RMN Radyo mo, nationwide. RMN Luzon, Visayas, Mindanao. RMN RMN Radyo mo, nationwide. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Ang lahat ng ito ay sinabi ng Diyos. Ako si Yahweh, ang inyong Diyos na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkaalipin. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng imahen ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang ay siningil ko sa kanila mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. Ngunit ipinadarama ko ang aking pag-ibig sa libo-libong salinlahi ng mga umiibig sa akin at tumutupad sa aking mga kautusan.
Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kaibigan, mga magulang, mga kasama, avid listeners of this program, ang palatuntunang pinamagatang ang liwanag sa pananampalatayang Katoliko, sumahim papawid na naman dito sa Arimen Dipolog, DXDR 981 AM, makita at mapakinggan sa website ng Arimen Dipolog, ang arimendipolog.weebly.com. As usual, no, mga kaibigan at mga kapatid, ang makasama ninyo, ang kapatid na Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Araw po ngayon na Linggo. Okay, every Sunday, man ang ating palatuntunan, no, mga kaibigan at mga kapatid. Ika-siyampo, no? Ika-siyampo sa buwan ng Hunyo. Sa taong 2013, no, mga kaibigan at mga kapatid. Okay, no, sa ating nabasa, no, sa mga talata ng Biblia bilang intro po natin ngayon, no, sa ating palatuntunan. Ang binasa po natin ay makita natin sa aklat ng Exodo, Kapitulo 20, versikulo 1 hanggang 3. Dahil nangako ako, no, sa inyo na talagang ating ipagpatuloy ang tungkol sa paksa, no, na nagsentro sa mga imahe o mga larawan o mga ribulto. Dahil isa sa mga dahilan kung bakit iniiwanan ang pananampalatayang Katoliko, isa sa mga dahilan ay tungkol sa isyong ito. Kahit na ako, no, si Veritas, sinabi ko na sa inyo na noon muntik kong iniwanan ang pananampalatayang Katoliko. Nang dahil sa mga nalalaman ko noon galing sa ibang mga religion na hindi Katoliko na umaakay sana sa akin. Muntik akong nawala, no, sa pananampalatayang Katoliko. Sa ibang mga salita, iniwanan ko sana ang pananampalatayang Katoliko. Sa mga kadahilan ng isa nito ay itong issue tungkol sa mga imahe at larawan. Very clear naman, no, sa pahayag na ating binasa, no? Exodo Kapitulo 20, no? Exodo Kabanata 20 o Exodo 20, talatang 1 hanggang sa 5. Very maliwanag po na sabi sa nabasa natin na bawal ang paggawa ng mga imahen o ribulto na yuyukuran o sinasamba. At sabi nila, ano naman ang makikita natin ngayon o noon pa sa pananampalatayang Katoliko? Ang mga Katoliko ay maraming mga imahe o ribulto at talagang sinasamba dahil yunukuran. Yumuyukod ang mga Katoliko sa harap ng mga larawan. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, isa, no, ito sa mga dahilan na iiwanan ko sana ang pananampalatayang Katoliko. At alam kong hindi lang ako,
dahil marami akong alam na sila ngayon ay hindi mga Katoliko na. At ito din ang isa sa mga dahilan kung bakit iniwanan nila ang pananampalatayang Katoliko. Ang kaibahan lang no sa nangyari sa akin ay hindi natuloy ang pag-iwan ko sa simbahang Katoliko. Yung sa iba, o baka nakikinig kayo ngayon, kayong mga Katoliko noon pero ngayon hindi na. Alam kong isa ito sa mga dahilan ninyo kung bakit iniwanan ninyo ang pananampalatayang Katoliko. Okay, mga kaibigan at mga kapatid, wala naman pong problema ang mga talata na binasa natin. Dahil totoo naman na mali talaga ang paggawa ng mga imahin o mga ribulto na yuyukura natin bilang Diyos o sasambahin natin bilang Diyos. Pero ang dapat lang malaman ng kung pwede ng lahat sana, no? Dapat lang sana malaman ng lahat o kung hindi man lahat ang karamihan na hindi po linalabag sa pananampalatayang Katoliko ang mga nakahayag dito sa mga talatang ito ng Exodo, no? Sa Exodo 20:3 hanggang sa 5 at ganun din sa ibang mga talata ng Biblia na nakasentro sa mga kautusang ito na sinabi ng Diyos. Baka nasa isip ninyo ngayon, bakit hindi nalabag na malinaw na kayong mga Katoliko ang daming mga imahe ninyo at talagang yunukuran ninyo, no? Linuhuran ninyo ang mga larawan. Mga kaibigan at mga kapatid, very clear sa talata ng Biblia na kung ano ang ibig sabihin sa pagbabawal tungkol sa mga imahe. Dahil katulad ito, no, magbigay una, no, magbigay sa muna tayo ng example o halimbawa. Ang pagbabawal tungkol sa larawan na sinabi dito, no, nakasaad dito sa Exodo 20, ay tungkol po yon o tungkol po iyan sa kung ano ang sinasaisip o dinadamdam natin tungkol sa mga bagay na ito o sa mga imahen o ribulto. Hindi po ito sasabihin nating absolute na talagang pinagbabawal ang larawan sa tamang pagkagamit nito. Ang halimbawa, kasi dito mga kaibigan at mga kapatid, tungkol sa halimbawa sa pera. Ang pera ay isang bagay. Katulad sa larawan, ang larawan ay bagay, di ba? At yung pera, bagay rin. At ito ay makikita natin katulad sa larawan. Ang pera ay masama kung gawin nating Diyos. No? Ang pera ay masama kung gawin nating Diyos ang pera. Halimbawa, kung hindi ka na sumasamba sa Diyos dahil marami ka ng pera. Sa siguro na damdam nyo, kung marami ka ng pera, all you have to do na lang, ang gagawin na lang ninyo ay magpakasaya. At sa dami ng pera nyo, kinalimutan mo na ang Diyos, hindi ka na nagsisimba. So, in short, no, mga kaibigan, mga kapatid, ginawa na ninyong parang Diyos ang pera. So parang pinalitan mo na ang focus mo na number one, sa halip na ang Diyos, ay binago mo na. Nakatuto ka na, nakasentro ka na sa pera. Mga kaibigan, mga kapatid, in short, no? Ginawa mo na ang Diyos. Ang Diyos mo na pera, hindi na ang tunay na Diyos sa langit. Pero pag sinabing ginawa na ninyong Diyos ang pera na ito'y nakasasama na sa inyo, hindi po ibig sabihin na ang pera ay
absolute na masama. Dahil hindi naman masama ang pera kung gagamitin natin sa husto, di ba? Ang ibig ko pong sabihin, mga kaibigan at mga kapatid, ganyan din ang tungkol sa larawan. Dahil pag sinabing mali talaga ang paggawa ng mga larawan at saka yung pagyukod o pagluhod sa harap nito, may mga talata naman ng Biblia na nagpapatunay na ang simbahang Katoliko ay hindi mali. Dahil ang tungkol sa mga larawan, meron namang support, meron namang patunay ang pananampalatayang Katoliko tungkol sa mga larawan. Ibig sabihin, may mabasa naman tayo sa Biblia na ang Diyos ay nagpagawa ng mga larawan. Katulad, for example, sa Exodus, Kapitulo 25, versikulo 17 hanggang 22. Uulitin ko, Exodus, Kapitulo 25, versikulo 17 hanggang 22, na si Moises, pinagawa ng Diyos ng mga imahe ng kiruben. At ano ba ang kiruben? Isang larawan ng anghel. So kung absoluto na ipinagbabawal ang paggawa ng mga larawan, bakit sinugo ng Diyos si Moises sa paggawa ng mga larawan ng kiruben? At saka sa Ezekiel, kung babasahin natin ang Ezekiel, Kapitulo 41, versikulo 17 hanggang 20, ang templo ng Diyos ay linarawan na meron talagang mga larawan. At sinabi pa na ang mukha ng larawan ay mukha ng tao, may mukha ng tao. At meron pang mukha ng leon o larawan ng leon. Yang mga talatang yan ay nagpapatunay na hindi masama ang paggawa ng larawan dahil mismo no, sa templo ng Diyos ay linarawan na may larawan talaga. So, ang sabi natin no, kanina, na ang mali lang sa larawan ay nagsentro ito kung paano ito ginagamit natin. So, nasa paggamit ang question dito, mga kaibigan at mga kapatid. Merong tama na paggamit sa larawan at meron ring mali. Ang Exodo 20, versikulo 1 hanggang 3, ang sinabi dito ay tungkol sa mali na paggamit ng larawan, kaya pinagbabawal. Malinaw kasi dito oh, sa versikulo 3, no? Sa Kabanata 20 at versikulo 3 ng Exodo, sabi ng Diyos, huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Ang sinabi dito ay tungkol sa pagsamba sa Diyos, na ibig sabihin na sa Diyos lang naiisa tayo sa samba at huwag tayong sasamba sa iba. At sinabi sa versikulo 4 ang tungkol sa larawan, at saka sinabi dito na huwag kang yuyuko o lumuluhod sa harap ng larawan na inisip mo na ito ang Diyos. So ibig sabihin, kung gagawa ang tao ng isang imahin na ang rason niya, ang dahilan na ginawa niya ang isang larawan ay dahil inisip niya na ito na ang Diyos. Mali po ito dahil ang Diyos, unang-una, hindi po ito gawa ng mga kamay ng tao. Ang Diyos ay walang simula at walang katapusan. Mababasa natin yan sa Salmo o sa The Book of Psalm, Kapitulo 90, versikulo 1 hanggang 2. Uulitin natin, Salmo 90, versikulo 1 hanggang 2, na ang Diyos ay hindi po gawa ito ng mga kamay ng tao dahil wala po itong simula at walang katapusan. So hindi po ito magawa ng tao.
sa pamamagitan ng mga kamay niya ang Diyos. Dahil ang Diyos, uulitin ko, sabi ng Salmo 90:1-2, walang simula at walang katapusan. Samantalang ang larawan na gagawin mo, may simula. Dahil gawa mo eh. Gawa ng kamay ng tao eh. So hindi po pwedeng maging Diyos ang isang gawa lang ng kamay ng tao. So, ang pagbabawal sa Diyos sa larawan, eh, kung ituring itong Diyos. Katulad sa sinabi na nating halimbawa tungkol sa pera, na hindi naman masama ang paggawa ng pera, basta hindi lang sambahin bilang Diyos. Kung gagamitin lang ang pera sa hustong pagkagamit, hindi po masama ito. Ganito din ang tungkol sa larawan. Dahil kapag sinabi natin masama na agad kung gagawa tayo ng larawan, eh bakit maraming mga talata dito sa Biblia na ang Diyos ay nagpagawa ng mga imahen? Yung sa kaso, for example, no, sa yung the bronze serpent. The bronze serpent na pinagawa ng Diyos kay Moses. Sino ang nagpagawa sa larawan na yon? Ang Diyos. Yung sa Numeros o the Book of Numbers, chapter 21, verse 4 to 9. Teka, tingnan sa muna natin kung hindi ba tayo nagkakamali. Okay, ito na mga kaibigan at mga kapatid, no? At mga magulang. Babasahin natin ang sa Numeros o the Book of Numbers. Sa salin ng Biblia na nasa harap natin ay Bilang, no? Bilang kapitulo 21, versikulo 4-9, babasahin natin. Ito ang isa sa mga katibayan natin na hindi masama ang paggawa ng larawan kung tratuhin ito sa husto. Ang masama lang kung tratuhin itong Diyos, ito lang ang masama sa larawan. At kung puntahan muna natin ang turong Katoliko, wala namang turong Katoliko na nagsasabi na ang larawan ay Diyos. So, hindi po idolatry ang turo sa Katoliko tungkol sa mga larawan, dahil walang turo ang Katoliko na ang larawan ay Diyos. Iba po ang larawan at iba po ang Diyos sa aral ng Katoliko. Pero sa mga tao na nagagalit ang Diyos sa kanila tungkol sa issue, tungkol sa larawan, ay talagang ginawa nila, no? Talagang ginawa nilang Diyos ang larawan. Ang daming mga patunay natin dito na para sa kanila, ang larawan ay ginawa nilang Diyos. Kaya, nagagalit ang Diyos sa kanila. Kung puntahan natin ang Katoliko, hindi po ganyan ang turo ng Katoliko. So may kaibhan, malaking kaibhan, kung ikumpara natin ang Katoliko at sa mga ginawa ng mga pagano dito sa Biblia at sa kahit na hindi dito sa Biblia. Talagang iba po ang turo ng Katoliko tungkol sa larawan kung ikumpara ito sa turo ng mga pagano. Dahil ang pagano, talagang tinatrato nila na ang ribulto na ginawa nila ay yun na ang Diyos. Pero sa Katoliko, larawan lang. Diyan nagtapos sa larawan lang. Pag sinabing larawan, ay larawan lang. Hindi po ginawang Diyos ang larawan. Ang patunay diyan, ang Diyos sa Katoliko ay iisa lang na nasa tatlong persona, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. O, hindi po sinama ang mga larawan ng mga santo na kabilang sa iisang Diyos sa Santissima Trinidad. No, wala. Dahil ang Diyos sa Katoliko ay nasa tatlong persona lang. O, iisang Diyos
na nasa tatlong persona, Ama, Anak at Espiritu Santo, hindi po sinama ang mga larawan ng santo kagaya ni Santa Maria, San Vicente, at ano pang mga santo dyan, kung sino-sino pa. Wala. Ang mga larawan sa Katoliko ay katulad ra sa mga ginagawa natin na nagpa-picture tayo, gumagawa tayo ng mga monuments, like yung ginawa nating monumento ni Dr. Jose Rizal. Kanyan lang ang tratamento natin sa larawan, pero ni minsan, hindi po nagtuturo ang Katoliko na gawin nating Diyos ang mga imahe. So, hindi po mali ang pagkagamit ng mga Katoliko sa larawan. Dahil uulitin ko, ang masama lang sa larawan kung tratuhin nating Diyos ito, na hindi naman ito Diyos. Dahil very malinaw naman dito sa Biblia na ang ipinagbabawal yung tinatawag nating Diyos-Diyusan. Diyos-Diyusan. Ibig sabihin ng salitang yan, Diyos-Diyusan, yung inisip mo na Diyos pero hindi totoong Diyos. So kaya Diyos-Diyusan. Katulad sa sinabi nating doktor-doktoran. Bakit inuulit-ulit natin doktor-doktoran? Dahil hindi totoong doktor. Yan din ang Diyos-Diyusan na pinagbabawal ng Biblia. Yung larawan o ribulto na inisip nating Diyos pero hindi totoong Diyos, yan ang Diyos-Diyusan. Pero may mga larawan at ribulto na hindi Diyos-Diyusan. Bakit? Dahil hindi ginawang Diyos. Larawan lang ang pagkatrato nito. Kagaya, for example, no? Uulitin natin yung monumento o ribulto ni Rizal sa ating plaza, di ba? Oh, bakit may monumento tayo ni Dr. Jose Rizal? Dahil ba inisip natin, naniniwala ba tayo na si Dr. Jose Rizal ay Diyos? Hindi. Maliban na lang kung membro ka ng yung tinatawag nilang Rizal yan na merong naniniwala sa kanila na si Rizal daw ay Diyos. Pero sa Katoliko, sa pananampalatayang Katoliko, walang aral ang Katoliko na si Rizal ay ginawang Diyos. Kaya ginawan siya ng monumento o ribulto at linagay sa ating plaza. Walang ganyang turo ang simbahang Katoliko. No, bakit may monumento tayo ni Dr. Jose Rizal? Dahil isa siyang bayani sa ating bansang Pilipinas. Binigyan natin siya ng papuri. Hindi bilang Diyos, pero bilang bayani. Oh, dahil kapag sinabi nating basta ribulto o larawan, Diyos-Diyusan na, may instruction po dito sa Biblia na gibain po ito lahat. Di ba? Ang instruction dito sa Biblia, yung mga Diyos-Diyusan ay talagang wawasakin at gibain. Pero bakit hindi natin ginigiba o winawasak ang monumento ni Rizal sa ating plaza? Dahil hindi po Diyos-Diyusan ang monumento ni Rizal na nasa ating plaza. Yan ang patunay natin na hindi lahat ng mga larawan ay Diyos-Diyusan o mga ribulto o yung sinabi nating iniidolo, mga kaibigan at mga kapatid. Uulitin ko, hindi lahat ng mga larawan o ribulto ay Diyos-Diyusan. Maging Diyos-Diyusan lang ang isang larawan kung sinasamba ito bilang Diyos. Inisip na ito ang Diyos pero hindi totoong Diyos. So, sa mga larawan ng Katoliko, pero noon mga kaibigan at mga kapatid, aaminin ko sa inyo, muntik kong iniwanan ang Katoliko noon dahil napaniwala nila ako noon. Nung muntik akong nang muntik kong iniwan ang Katoliko noon, yan ang nasa isip ko. Talagang napaniwala ako nila noon na dapat iwanan ko ang Katoliko dahil maraming mga Diyos-Diyusan. Mga larawan nila, Diyos-Diyusan.
sabi ni Atty. Bacalso sa Cebu, yung mga Katoliko daw na iniwan nila ang Katoliko dahil inisip nila na ang mga larawan ay Diyos. So, ibig sabihin, Diyos-Diyosan ang tingin nila sa larawan. Kaya iniwan nila ang Katoliko. Tama naman kung gano'n, no? So, kayong mga Katoliko na hindi na Katoliko ngayon, iniwan ninyo ang Katoliko dahil inisip ninyo na ang mga larawan sa Katoliko ay Diyos-Diyosan, tama ang ginawa nyo. Tama ang ginawa nyo na iwanan ang pananampalataya na ang mga ginagawa ay mali. Kung totoong Diyos-Diyosan ang mga larawan sa Katoliko, kung tinuro ng mga pari, kung tinuro ng katisismo na ang larawan sa mga santo ay Diyos, kaya Diyos-Diyosan na ito. Pero base po sa aral ng Katoliko, hindi po Diyos ang turing sa mga Katoliko sa larawan, ay hindi po ito Diyos-Diyosan. Dahil sa sinabi ko na, kung ang lahat ng mga ribulto o mga larawan ay Diyos-Diyosan, bakit hindi natin winasak o ginigiba ang monumento o ribulto ni Rizal na nasa ating plaza ngayon? So, ibig sabihin, hindi natin winasak o giniba ang monumento o ribulto ni Rizal na nasa ating plaza. Ibig sabihin, hindi po lahat ng mga larawan ay Diyos-Diyosan. May alam naman tayo na kahit na yung mga mahal nating Iglesia ni Cristo, nalaman natin, nabasa natin at nakita natin sa Pasugo Magazine nila na meron silang ribulto ni kapatid na yung yumao na na founder sa pananampalataya nila, si kapatid na Felix Manalo, may monumento o may ribulto sila ni kapatid na Felix Manalo na nasa central office nila doon sa Manila. Bakit ginawa nila yon? Hindi naman tayo tutol na gagawa tayo ng larawan, no? Ginawa nila. Ginawa nila ng ribulto o larawan si kapatid na Felix nasa central office nila. At saka nakita natin sa pasugo nila na yung picture, kung tutuusin, kung literal, oh, literalist po tayo mag-itindi sa mga nakasulat sa Biblia, eh bawal po kahit na yung magpa-picture tayo. At yung mga magazine natin na may larawan. Kung talagang pinagbabawal ang larawan. Pero bakit may larawan sila? Even ang ating mga kapatid na saksi ni Jehovah, ang daming mga libro nila na pinagbigay sa atin. Ako, meron ako mga libro galing sa mga saksi ni Jehovah. At may mga imahe ito. May mga pictures. So yan ang nagpapatunay na hindi po masama ang paggawa ng larawan. May naalala akong preacher na Jehovah's Witness na nasisiyahan ako dahil iba na ngayon ang kanilang stand tungkol sa larawan. Hindi katulad noon na talagang kinikriticize nila. Sabi nila, mali kayong Katoliko, ang dami ninyong larawan at ribulto sa mga simbahan ninyo. At gayon din ang mga Iglesia ni Cristo, yung mga ministro nila. Sabi nila, ano? Mali po tayo mga Katoliko, gumagawa tayo ng mga larawan ribulto na nasa ating simbahan. Pero ngayon, iba na ang kanilang turo tungkol sa larawan. Okay lang daw ang larawan basta hindi luhuran o sambahin, no? Okay lang daw ang larawan basta hindi yuyukuran at sasambahin. So, ganun na. So, ang problema na lang ngayon ay yung sa issue tungkol sa pagluhod. Yan na lang ang hindi nila nauunawaan na mayroong luhod o yuko na hindi pagsamba bilang Diyos. At yan ang ating tatalakayan natin ngayon ng maigi, mga kaibigan, mga kapatid. Dahil kung bakit ang mga saksi ni Jehovah, meron silang mga pictures at hindi nila giniba ang monumento ni Rizal, ribulto ni Rizal sa plaza natin,
At saka yung mga kapatid natin ng Iglesia ni Cristo, may ribulto sila ni kapatid na Felix Manalo. Bakit ginawa nila yon na inaatake man nila ang Katoliko na may mga ribulto? Na sila meron naman yung ribulto ni kapatid na Felix na nasa kanilang central office. Na makita natin ang larawan, nasa kanilang magazine. Sabi nila, hindi naman namin linuhuran o sinasamba ang larawan o ribulto ni kapatid na Felix, kaya okay lang yon. So, dito na tayo sa kung lahat ba na pagyuko o pagluhod sa harap ng larawan ay idolatry na ba? Dahil sa turo ng Katoliko, may superlative degree po ang luhod. Isa lang ang makita natin, luhod, pero ang emphasis, hindi po magkakatulad. Katulad po yon yung pagluhod sa Katoliko, ang halimbawa po nito, ay yung saludo sa mga militar, for example, yung salute. Yung salute o salute, no? Sa militar natin, pareho ang makita natin, yung kamay ay iniisa. O at no, alam niyo ang ibig kong sabihin. Yung salute ay isa ra ang forma na makikita natin. Salute. Pero ang emphasis, hindi po magkatulad. Yung saludo natin sa isang sundalo na mataas ang kanyang ranggo, ay mas mataas po yon dahil sa kanyang ranggo, di ba, mga kaibigan, mga kapatid? Pero pareho ang makikita natin, salute. Pareho ang makikita natin kung paano ito gagawin. Pero ang emphasis ay hindi po magkatulad dahil mas mataas po ang galang natin kung ating saluduhin, ang saluduhin po natin iyong mataas ang kaniyang ranggo. Halimbawa, ang isang lieutenant na sasalut sa isang general. Mataas po na saludo yon dahil sa kaniyang ranggo. Di ba? Pero pareho ang makikita natin ang hitsura, ang makikita natin pareho sa saludo sa isang private sa isang sample ang captain na nag-salute sa kanyang officer na nakataas sa kanya. Pareho ang makikita natin salute, pero magkaiba po ang emphasis, ho? Oh? Yan ang sa paniniwalang Katoliko tungkol sa luhod at pagyuko. Yung pagyuko para sa Diyos ay para sa Diyos lang. Dahil sinabi na yan ng ating Panginoong Hesus Kristo, yung ginawa nating halimbawa na talagang ibibigay natin ang sa Diyos ang para sa Diyos at sa Emperador naman ang para sa Emperador. Magkaiba po. Magkaiba po ang para sa Diyos at magkaiba rin o iba rin ang ibigay natin para sa Emperador. Yan din ang tungkol sa yukod o pagluhod, mga kaibigan at mga kapatid. Hindi po dahil linuhuran mo na ang tao, ginawa na ninyong Diyos ang tao. Mga kaibigan at mga kapatid, dahil may naalala akong isang born again ba yata yon na sabi niya, Veritas, kayong mga Katoliko, talagang Diyos ang pagtrato ninyo sa larawan. Dahil sa makita natin na linuhuran ninyo ang larawan, mga ribulto. Sinabi ko sa kanya, as my reply o sagot ko sa kanya, sabi ko, lahat ba na pagluhod sa isang bagay, ay inisip na ba natin na Diyos na ang bagay na linuhuran natin? Sabi niya, talaga. Basta luhod, yumuyuko ka sa harap ng isang bagay, talagang ang damdamin na ninyo sa bagay na yon ay yun na, Diyos na. Eh, mali po yun, mga kaibigan at mga kapatid. Sabi ko sa kanya, sinabi ko, halimbawa ang isang bata sa bahay nila na nahulog, yung figurine,
responsible siya sa pagkahulog ng figurine sa bahay nila. O baka na ano, anong ginawa niya na nahulog niya yung figurine sa kanilang bahay. Tapos wala ang kanyang mga parent o mga magulang. Tapos natakot ang bata na pagagalitan siya ng kanyang mga magulang pag-uwi. Natakot ang bata na baka pagagalitan ako ng mga magulang ko dahil nagibao na biak ang figurine sa bahay. Hindi ko naman sinasadya. Ano bang gagawin ko para hindi ako pagagalitan? Ito ang gagawin ko. Pagdating ng mga magulang ko, luluhod ako sa kanila at magmamakaawa ako sa kanila. Talagang ganyan ang ginawa ng batang yun pag-uwi ng kanyang mga magulang. Sa ginawa ng bata na lumuluhod siya sa harap ng kanyang mga magulang, inisip na ba niya, yun na ba ay nangangahulugan na ginawa na niyang Diyos ang kanyang mga magulang? Hindi po ganun, mga kaibigan, mga kapatid. Depende po yon sa kung ano ang nasa isip niya o damdamin niya. Dahil yung pagluhod niya sa harap ng kanyang mga magulang, ang ibig lang sabihin niya noon, pagmamakaawa. Pagmamakaawa at pagbigay galang sa kanyang mga magulang. Hindi po, dahil linuhuran niya ay Diyos na. Nakuha ba ninyo, mga kaibigan, mga kapatid? Isa namang halimbawa, yung tungkol sa halik. May nakausap ako noon. Diyan din, sa plaza yon. Natatandaan ko na merong hindi Katoliko na nagsasabi na, Veritas, talagang kayong mga Katoliko, ginawa ninyong Diyos ang mga larawan ninyo. Dahil, halimbawa, yung ribulto ni yung tinatawag ninyong Mama Mary, hinahalikan ninyo. Yan ay nagpapatunay na ginawa ninyong Diyos ang ribulto ni Mama Mary ninyo. Dahil hinahalikan ninyo. Ano ang sinagot ko? Natandaan ko ang sagot ko sa hindi Katoliko na yon. Sabi ko, Brad, kung hahalik ang isang lola sa kanyang apo, ibig ba sabihin na ang apo ay ginawa na ng lola na yon na Diyos? O vice versa, yung bata humahalik sa kanyang lola, ginawa na ba niyang Diyos ang kanyang lola? O yung mag-asawa, for example, naghahalikan, ginawa na ba nilang Diyos ang isa't isa sa kanila? Hindi. Dahil hindi po pareho ang emosyon. Hindi po pareho ang damdamin. Sa halik natin sa isang bagay na inisip na natin na siya na ang Diyos natin. Yun ang ibig sabihin. Bakit ang mga Katoliko ay humahalik sa ribulto ni Mama Mary? Pagmamahal. Dahil si Mama Mary ay ina ng ating Savior, ng ating ano yun sa Tagalog, Savior? Tagapagligtas. Pero hindi po inisip ng mga Katoliko na si Mary ay Diyos na at saka yung ribulto niya ay Diyos niya. Maliban na lang kung sa Katekism o mga librong Katoliko ay tinuro na si Maria o si Mary ay Diyos. Pero wala namang ganong turo ang Katoliko na si Mama Mary ay Diyos. So kung may ginawang paghahalik ang mga Katoliko sa harap ng mga larawan ng mga santo, katulad sa larawan ni Mama Mary, hindi po ito pagpakaryos. Hindi po inisip ng mga Katoliko na Diyos na ang ating mahal na ina, si Mama Mary. May nakita akong isang born again na hinahalikan niya ang picture ng mga magulang niya na yumao na. Ibig ba sabihin, yung born again na yun, ginawa niyang Diyos ang picture ng kanyang mga magulang? Hindi, oy! Hindi, oy! Hindi! Pagmamahal lang yun, dahil ano bang gagamitin mo? Kahit sino namang tao? Yung alaala na bagay, yun na ang gawin nating sentro. Kung wala na ang tao na yon na ibig sabihin natin, pinupuntarya natin.
Mga kaibigan, mga kapatid, sa hindi pa tayo magpapatuloy sa explanation na yan, ang daming mga bersikulo dito sa Biblia na nagpapatunay na ang ating sinabi dito hindi mali. Yung sa kaso ni Juan, for example, ni Paul at Silas. Yung si Paul at Silas ay linuhuran. Sa Acts chapter 16 verse 29 at 30. Basahin ninyo. Si Paul at Silas linuhuran. Pero hindi pinagsabihan yung yumukod o lumuluhod sa kanila. Ibig sabihin, may luhod pala sa tao na hindi idolatry. Pagbigay galang lang ang ibig sabihin. Pero iba naman yung kaso ni Cornelio at Pedro na pinagbawalan ni Pedro si Cornelio. Dahil nasa isip kasi ni Pedro na yung luhod ni Cornelio sa kanya ay parang luhod na para sa Diyos. Dahil siguro nasa isip at damdamin ni Pedro noon na dahil nalaman nila, kung babasahin natin ang aklat ng mga gawa, na mayroong mga tao na ang pag-iisip nila na parang mga Diyos na daw ang mga apostol dahil nagmimilagro. Babasahin nyo ang aklat ng mga gawa. Di ba may mga tao dyan na nag-iisip ng mali? Sabi nila, ang mga apostol daw ay parang Diyos na bumaba mula sa langit. Mali yun, hindi po mga Diyos ang mga apostol. Kaya siguro, yun ang nasa isip at damdamin ni Pedro dahil si Cornelio noon hindi pa nakatanggap sa buong aral tungkol sa Kristyanismo dahil ang nalaman lang niya ay yung aral ng old religion na Jewish religion. So, hindi niya alam ang buong paniniwalang Kristiyano. So, yun siguro ang nasa isip ni Pedro. Kaya niya pinagsabihan si Cornelio na huwag mong gawin yan dahil tao lang ako. So, nasa isip at damdamin ni Pedro na yung pagluhod o pagsamba ni Cornelio sa kanya ay parang Diyos na siya. Kaya pinagbawalan siya. Mali yung ginawa ni Cornelio kung ganon ang nasa damdamin at isip ni Cornelio na kaya niya linuhuran o sinasamba si Pedro dahil naniniwala siya na si Pedro ay Diyos. Masama yon, mali yon, idolatry yon. So yan ang dahilan na pinagbawalan ni Pedro si Cornelio sa Acts chapter 10 verse 25 at 26 pa yon, dahil nasa isip ni Pedro na yung sambah ni Cornelio sa kanya ay samba para sa Diyos. Hindi po tama yun na yung samba para sa Diyos ay ibigay natin sa iba. Against yun sa Exodo 20, yung binasa natin kanina sa Exodo 20, versikulo 3. Na yung samba para sa Diyos ay para sa Diyos lang. Pero hindi nangangahulugan na wala ng pagluhod na ang ibig sabihin, veneration o pagbigay galang na para sa iba. Ang daming mga talata dito sa Biblia. Siguro kung hindi natin mababasa lahat ngayon dahil mga 14 minutes na lang ang natitira sa ating programa ngayon, baka sa susunod kung papahayag pa rin ang Panginoon, no? Na ibigay lahat sa inyo ang mga bersikulo na nalalaman natin na nagpapatunay na mayroong pagluhod na hindi pagsamba bilang Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Okay, basahin sa muna natin ang Numeros o ang bilang 21. Kanina ko pa binigay sa ang mga talatang ito pero hindi pa natin nabasa. Ngayon na babasahin natin. Meron pang time. Bilang kapitulo 21, versikulo 4 hanggang 9. Mula sa bundok ng Hur, nagpatuloy ang mga Israelita patungong dagat na pula upang iwasan ang Edom. Subalit nainip sila sa pasikot-sikot na paglalakbay. Pasensya na kayo sa matigas na pag-Tagalog ko.
Hindi po ako Tagalog. Ako po ay isang Bisaya. Napipilitan lang po ako na magsalita ng Tagalog para sa paglingkod sa inyong mga mahal kong mga kapatid na Pilipino. Alam kong mahal ko ang Bisaya dahil Bisaya ako. Pero personal lang yun na pagmamahal. Mas nakabubuti na kayong lahat ang mapaglingkuran ko, hindi lang ang gusto ko. Hindi lahat tayong mga Pilipino ay makaintindi ng Bisaya. Pero ang mga Bisaya, dahil nasa paaralan ang Tagalog o Pilipino, makaintindi ng Tagalog. Kaya napilitan akong gawing Tagalog ang palatuntunan natin sa radyo para mapagsilbihan ko kayong lahat. Kayo, kung hindi kayo maniniwala sa sinabi ko, hindi ko kayo pipilitin. Okay, ating itutuloy, no? Ituloy natin ang pagbasa. Mula sa bundok ng Hur, no? Bilang Kapitulo 21, versikulo 4 hanggang 9. Mula sa bundok ng Hur, nagpatuloy ang mga Israelita patungong dagat na pula upang iwasan ng Edom. Subalit nainip sila sa pasikot-sikot na paglalakbay. Nagreklamo sila sa Diyos. Ito ang mali. Kapag magreklamo na tayo sa harap ng Diyos. Yeah, dahil kapag magreklamo tayo sa Diyos, ibig sabihin, kulang ang ating trust sa Kanya. Ano ba yung trust sa Tagalog? Nasa tip ng dila ko, hindi ko masalita. Kulang sila sa trust. Oh, pananalig, no? Kulang ang kanilang pananalig sa Diyos. Kaya sila nagreklamo. Ito ah, leksyon ito sa lahat. Sana huwag tayong magrereklamo sa Diyos. Kahit na anong mangyayari sa atin, kahit na gutom tayo, huwag tayong magreklamo. Alam ng Diyos yun. May dahilan siya bakit pinayagan niyang magutom tayo. Kaya huwag tayong magreklamo. Pero ang mga Israelitas dito nagreklamo. Anong nangyari sa pagrereklamo nila sa Diyos? Pagpatuloy natin, no? Bilang Kapitulo 21, versikulo 4 hanggang 9. Nagreklamo sila sa Diyos at kay Moises. Inilabas mo ba kami sa Ehipto upang mamatay lamang sa ilang na ito? Wala kaming makain ni mainom. Suyang-suya. Suyang-suya na kami. Suyang-suya na kami sa walang kwentang pagkaing ito. Dahil dito, pinadalhan sila ni Yahweh ng mga kamandag na ahas. Dahil nagrereklamo sila, maraming mga milagro pinakita sa kanila sa Diyos. Pero ayaw pa rin silang magbigay ng malaking pananalig sa Diyos. Nagreklamo sila. Anong nangyari? Sinabi dito, pinadalhan sila ni Yahweh ng mga kamandag na ahas. At maraming Israelita ang natuklaw ng mga ito at namatay. So, pinadalhan sila ng ahas ng Diyos. Parang parusa ito sa kanila. Bakit sila nagrereklamo sa Diyos? Tinutuklaw sila ng mga ahas. Ngayon, ano ang ginawa nila? Sabi dito, kaya lumapit sila kay Moises. So, kung itong binasa natin, Catholic, di ba? Parang Catholic teaching ito. Yung lumapit tayong mga Katoliko sa mga santo, yung mga tao na naniniwala tayo na mabuti sa harap ng Diyos o kaibigan nila ang Diyos dahil mabubuti sila, obedient sila sa Diyos. Hindi pala masama kung lalapitan natin ang mga mabubuting tao, di ba? Dahil ito, linapitan nila si Moises dahil nahihiya sila na lalapit sila diretso sa Diyos dahil sa kasalanan nila, yung ginawa nilang pagrereklamo.
nahihiya sila na diretso sila na haharap sa Diyos dahil nagkasala sila. Sabi nila dito, Moises, ikaw ang linalapitan namin. Dahil, no, kung bigyan natin ng emphasis, dahil nahihiya kami kapag kami ang didiretso sa Diyos. Anong sabi nila kay Moises? Nagkasala kami kay Yahweh at sa iyo. Ipanalangin mo kami sa na kaniyang paaalisin ang mga ahas na ito. Dahil kapag magpatuloy yung mga ahas na tutuklaw sa kanila, maubo silang lahat, mamamatay silang lahat. Kaya, linapitan nila si Moises. Para ba yung ang Katoliko ay mag-pray sa mga saints na mag-ask tayo sa mga saints na ipanalangin niyo po kami. Ipanalangin ninyo kami. Ito ang ginawa nila kay Moises. O, nag-intercess dito si Moises, no? Nagpagitna, no? Gumigitna, no, si Moises dito, no? Ano ba 'yun sa Tagalog? Yung intercession, yung sa Bisaya pa nagpataliwala. O, may ginawa si Moises dito na parang intercessor siya. Yung sinabi dito, ipanalangin mo kami, Moises, na kanyang paalisin ang mga ahas na ito. Dahil kapag magpatuloy ang mga ahas sa pagtuklaw sa amin, maubos kaming lahat. Ano ang response? Ano ang sagot ni Moises sa kanila? Ang sagot ba ni Moises? Hindi. Bakit? Lalapit kayo sa akin. Wala akong magawa. Hindi ko kayo matulungan. Ito proof na Catholic teaching ito dahil tinulungan sila ni Moises. May ginagawa si Moises na para sa kanila. Nanalangin nga si Moises para sa kanila, o para sa Israel. So, hindi pala masama yung santo mag-intercess. Yung mamagitan, no? Mamagitan ang tukmang salita na gagamitin natin, mga kaibigan, mga kapatid. Namamagitan si Moises dito, no? Nanalangin si Moises. Bakit namamagitan, no? Bakit sinabi nating namamagitan si Moises dito? Dahil ang panalangin niya ay hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa iba, para sa mga yung mga taong na humihingi ng tulong sa kanya, no? Ito ang tinatawag sa Katoliko na pananampalataya ngayon na communion of saints. Yung hihingi tayo ng tulong sa mga santo na ipanalangin din tayo nila. Hindi po iyan kontradiksyon sa Biblia, mga kaibigan at mga kapatid. Maliban na lang kung magpe-pray tayo, magdasal tayo sa mga santo na inisip natin na sila na ang Diyos. Ayun ay mali. Pero hindi yan turo Katoliko dahil yung sa litania pa lang, yung litany of saints ba yun? No? Pag ang isang santo ang tatawagin natin, ang sasabihin natin sa kanila ay pray for us. Ipanalangin ninyo po kami. Hindi inisip na natin na ang mga santo ay Diyos na. Hindi. Ang ating sinasalita kapag santo ang tatawagin natin, pray for us. Hiningin lang natin sa kanila na ipanalangin din nila tayo. Ito naman ang ginawa dito sa mga tao. Biblical talaga ang Catholic teaching. Yung humingi tayo ng panalangin, na ipanalangin din tayo nila, no? Oh, nanalangin nga si Moises para sa Israel at ganito ang sagot sa kanya ni Yahweh. Gumawa ka ng isang ahas na tanso. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang mahabang kahoy. Sinumang natuklaw ng ahas at tumingin doon ay hindi mamamatay. Ganun nga ang ginawa ni Moises, kaya lahat ng natuklaw ng ahas ay tumingin sa ahas na larawan na yon, na tanso, at hindi nga namamatay. Mga kaibigan, mga kapatid, dalawa ang makuha nating leksyon dito. Dalawang aral ang makukuha natin. Una, nagpagawa ang Diyos ng larawan ng isang ahas ni Moises. So, ibig sabihin, hindi mali ang paggawa ng larawan. Ang ikalawang makuha natin dito,
eh yung santo o yung mabuting tao, pwede siyang mamagitan. Ibig sabihin, yung mga santo na naniniwala tayo na nandoon na sa langit, pwede silang mamamagitan sa atin. Kaya tayo tatawag sa kanila. Catholic teaching yan, mga kibiyar, mga kapatid. At saka yung detalye na explanation natin yan kung ang tema natin tungkol sa intercession of saints. Yung pag-usapan natin yung 1 Timothy 2:5. Hindi yan tema natin ngayon. So, hindi na muna pag-usapan natin yan. Especially, kaunti na lang ang natira sa palatuntunan natin ngayon. Mga kaibigan at mga kapatid, ang Diyos ang nagsugo kay Moises na gagawin yung ahas na larawan. So, hindi masama ang paggawa ng larawan. Kailan ito naging magulo o masama? Nang ginawa na ito ng mga tao na parang Diyos na nila. Yung binigyan nila ng pangalan na Nehustan. Nagagalit ang Diyos kaya pinagiba niya. Di ba? So, nasa paggamit ang question po dito mga kaibigan, mga kapatid. Siguro, ang mga tao, lumalaki ang isip nila. Dahil sabi nila, parang may miracle yung ahas na larawan. Biro mo, titingnan lang natin. Tapos kahit na natuklaw tayo ng ahas, hindi tayo mamamatay kung titingin lang tayo sa larawan na yon. So, lumalaki ang isip nila, kaya sinabi nila, gawin na nating Diyos ang larawan ng ahas. Pero hindi sinabi ng Diyos na gawin yung larawan ng ahas na yon. Pero ginawa nilang Diyos dahil pinangalanan nila sa isang pangalan na Diyos-Diyosan, yung Nehustan. Kaya nagalit ang Diyos at pinagiba. So, ibig sabihin mga kaibigan at mga kapatid, hindi po mali ang paggawa sa larawan kung tama lang ang paggamit natin nito. Nagalit ang Diyos sa larawan na ahas dahil ginawa na nilang Diyos ang ahas na larawan na yun na pinagawa niya kay Moses. Kaya pinagalitan sila at pinagiba ng Diyos ang larawan na yun. Ang tanong, ang Katoliko ba ay nagtuturo na ang mga larawan ng mga santo ay Diyos para maging Diyos-Diyosan ito at dapat nating gibain, sabi ng Biblia? Mga kaibigan at mga kapatid, hindi. Wala pong turo sa aral na Katoliko na ang mga larawan ay Diyos. Larawan lang ito. Kung may pagluhod man, pagbigay galang lang ang ibig sabihin. Hindi po ito masama. Ipagpatuloy natin ito sa susunod na linggo kung papayag pa rin ang ating Panginoon. Mga kaibigan at mga kapatid, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, hanggang sa susunod na linggo, Amen. Radyo Mo Nationwide. Boost your company's productivity with Isuzu's trusted and reliable N-Series trucks. Enjoy Go Isuzu. Let's go negosyo promo with low down payment and low monthly payment.